Hello guys! Welcome back again to Sebasti TV Vlog. Today's video ay magpapalit tayo ng oil seal at o-ring sa may fully backside ng ating CVT. Dahil sa may tagas na ng langis, kaya kailangan natin ito palitan agad dahil sure na mauubos yung langis natin sa makina. Sure na malaking problema ang mangyayari. Kaya guys, samahan nyo ako. Let's do this! Guys, maglilinis tayo ng ating panggilid ng ating motor dahil may long rides tayo. Then napansin ko may mga ganitong klase na langis na tumatalsik at nanuyo na guys. Yan, tingnan nyo para siyang lupa. Linisin natin guys, then check natin kung saan ang gagaling. Kaya tanggalin natin ating pulley set para ma-check natin. Okay? Then gamit tayo ng 17mm na wrench para matanggal natin tong bolt ng ating pulley set. Then syempre pagtatanggal, counterclockwise tayo lagi guys. Yan na guys, tanggal na yung ating tornilyo ng ating pulley set. Then yung pulley back plate natin, ito may marka siya na tumatalsik yung langis. Ibig sabihin may problema yung ating oil seal. Then ito na nga itsura nyo guys pag may tagas yung ating oil seal. Yan, yung langis tumatagas na. Kaya may possible na maubos yung langis ng ating makina. At sure na mag-overhaul tayo guys. Kaya malaking problema, malaking gastos ang mangyayari. Kaya ganito guys, pagka naglilinis tayo ng ating panggilid, pag nakita nyo na ganyan ang itsura ng inyong panggilid, sure na may problema yung ating oil seal. Ito na guys, palitan na natin ito. Ito yung parts code nya. Then GNY na Yamaha yan guys. Then 100 pesos lang to. Then papalitan ko na rin ito ng o-ring doon sa may collar nga para at least bago lahat. Ito ay, ito yung parts code nya. Presyo naman ito ay 35 pesos lang. Kaya hindi masakit sa bulsa, palitan natin parehas para at least bago lahat yung ating oil seal at o-ring. Then tanggalin na natin yung mga tornilyo nito guys gamit ang 8mm na T-wrench. May iba namang option para hindi sila mahirapan magtanggal ng oil seal. Ginagawa nila ay kumukuha ng negative screwdriver, sinusungkit lang yung oil seal niya guys. Pero sa akin, tatanggalin ko tong cover na to kasi gusto ko rin linisin yung pinakaloob ng ating transmission ng ating makina. At malinis din natin tong cover na to, then check nyo kung gaano siya karume guys. Dahil sa binaklas na natin, linisin na natin lahat guys. Ito yung itsura niya guys, para siyang kalawang. Ito yung langis na natuyo or naluto sa sobrang init ng ating makina habang tayo natakbo. Kaya linisin natin to. Madali namang linisin to at madaling matanggal. Ibabad lang natin sa liquid na sabon, kuskusin lang natin ng brush. Or gumamit ka ng gasoline, pwede rin tong pantanggal ng stain ng langis. Pati ito lilinisin natin. Then ito naman sa may collar, yan, mayroon siyang o-ring siya guys. Papalitan din natin to kasi ayan, tingnan nyo siya, may o-ring siya. Kasi hindi natin sure kung siyan siya nagli-leak, kung dyan ba sa may collar or sa may oil seal natin. Kaya both natin siya palitan ng bago guys para sure na sure tayong wala ng leak dun sa ating CVT. Ito na nga yung ating o-ring. Yan yung parts code nya. Genuine Yamaha yan guys, kaya sure na original yan. Then ito naman yung oil seal nya. Palitan natin to, tanggalin. Then syempre linisin din natin tong cover. Yan nga guys, di natin sure kasi kung dyan or nagli-leak or dun sa may o-ring. Kaya palitan natin. Ayan nga, yung tsura niya. Branyong-branyo, galing Yamaha, genuine. Ito naman yung parts code niya ng ating oil seal. Then ito na nga guys, yun, nalinis na natin. Ang bilis, diba? Ito may, ano yan, may spring. Parang spring siya guys. Then gamit tayo ng matulis na bagay. Ginamit ko ay tweezer. Yan, susungkitin lang natin yung o-ring niya. Madali naman siya guys, yan. Pag nasungkit na natin, then ilagay natin yung brand new na o-ring natin guys. Then ito na nga, i-install na natin. Ilagay na natin yung ating o-ring. Ito guys, buksan natin. Ito yung comparison niya guys, yung ating o-ring, yung luma at bago. Itong luma, tapon na natin yan.
Then ito, install na natin. Madali naman to guys, pasok mo natin sa loob. Then kapakapay mo lang sa loob hanggang siya maka-insert na yung ating o-ring dun sa pinaka loob ng collar niya. Then yan, okay na nga. Okay, then smooth, di ba? Ganun lang kadali siya maglagay ng o-ring sa ating collar. Then dito naman sa oil seal, gamit tayo ng negative screwdriver. Then ipupush lang natin yan guys, para lang matanggal yung oil seal. Palabas yung push niya guys, para madali siyang matanggal. Huwag lang masyadong persa, baka lalo tayong magkaroon ng problema sa ating cover. Yan ang ano, tanggal na yung ating oil seal. Then linisin natin, punasan natin bago natin install yung ating brand new na oil seal. Yan yung brand new natin guys. Ito nga pala, mayroon siyang parang spring dun sa gitna. Yun, ingatan natin yan guys. Yan. Then ito guys, nilagyan ko siya ng langis para at least medyo smooth siyang ilagay or padumulas siya. Dumulas siya guys. Yan. Then ipupush mo lang naman siya, papasok naman. Kanina tinanggal natin, palabas. Then ngayon, pag ipapasok na, paloob, syempre. Yan. Okay, then ano lang, push-push lang ng ating hinlalaki. Yan, hanggang pumantay siya dun sa ating plate ng ating cover. Then pag na pag alam mo na siyang pantay na dun sa ating cover, okay na yan, goods na yan guys. Ayan, good na siya guys. Then ito, nilinis na rin natin. Then itong mga gear, yan, nilagyan natin ng langis. Nilagyan natin yung pinapang change oil natin guys. Huwag yung use guys ha, kasi lalo tayong magkakaroon ng problema dyan. Kailangan yung brand new na oil na pang change oil natin. Then ayan yung guide nyan, para hindi tayo magkamali pag magpabalik ng cover natin. Then sure na 100% na nakalapat yung cover natin. Then ito nga yung collar natin, ilalagay natin to. Ipapasok lang to guys ha. Lagyan natin ng langis para at least dumulas siya papasok dun sa pinaka oil seal. Yan, pag alam mo nang naka okay na, goods na, or na-check mo na na naka-flat yung ating mga collar. Ayan, check nyo muna. Dapat nakalutang yan guys sa may oil seal. Then yon, halos tapos na. Then ibalik na natin tong mga tornilyo. Okay guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Then click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. And don't forget to like and comment below. Then i-monitor natin sa susunod na paglilinis natin ng ating CVT kung meron pa siyang leak na mangyayari. Kaya guys, thank you, peace, okay.